Manong, hinangad mo na bang makatulog ng ilang daan o libong taon ang pinagigising? Lahat na lang ng bagay ang gulo-gulo na parang wala ng paraan para maayos pa. Pasabihin mo sa sarili mo, maaayos rin yan. Eh, kasunod na naman gulo. Minsan iniisip ko, mas gusto ko pang makatulog na lang at hindi na gumising pa. Gusto kong kalimutan ng lahat. Pero ayaw eh. Bauna ko sa utang ngayon dahil sa nang iyong lalaki. Tapos sumama pa siya dun sa babae na niloko sa akin. Grabe. Dapat hindi ako nagtitiwala sa iba eh. Manong, alam mo ba? Akala ko kung hindi ako magbabago, hindi magbabago yung mga taong pinagkatiwalaan ko. Hindi, mali ako. Kainis na mali, bakit baka sila gaganito ang buhay ko? Hindi magbabago ang buhay mo dahil lang gusto ko. Pwede pa akong mamatay at mabuhay ulit. Ano? Come on, come on.
Hindi pa ba dumarating si So? Dapat naliligo na rin siya ngayon kung nais niyang dumalo sa ritual mamaya. Kailan ba siya nakisama sa atin? Sasakit lang ang ulo mo. Papayaan mo siya. Hay, hindi mo pa ba kilala si Kuya Wook? Lagi niyang inaalala ang kapakanan ng iba. Sa isang taong lamang kami ipinanganak ni So. Dapat ko siyang alagaan. Itong unang pagkakataon niya sasama sa ritual si So, di ba? Palagay niyo ba may dahilan ang ating ama upang padalawin siya? Siguruin niyo mawawala ang mga gusto nito, ha? Maliwanag? Beka, alam mo ba ang pinaslang daw na itapat ang kapatid namin si Kuya Tong, ang pangunahing pamilya sa Shilu? Ang sabi pa, tila isang asong lobong gumawa dahil sa kanabisan ng pagpaslang. Hindi ka dapat naniniwala sa ganyan. Wala akong naririnig na pahayag tungkol sa mga sinasabi mo. Hindi mo dapat pinagkakalat yan. Beka, lahat ng sinasabi mo na sa Shilu ay sinasabi yun. Kaya malamang ay totoo. Bulungan lang yan. Paano niya may isasagawain ng isa? Paano ang mga hukbo? Kahit pa pinakamahusay sa pakikipaglaban, hindi kaya mag-isa. Isa pa wala nagturo sa kanya upang maging dalubhasa sa labanan. Ikaw, Jung. Kay Kuya So, iisang inang ina. Hindi mo alam magiging isang lobo ko rin pala. Awww! Tumigil kayo. Kung gayon, dahil isang ina namin ni So, hindi rin ako ganap na tao? Hindi maganda mga biro niya. Kakausapin ko sa mamaya. Ako na bahala. Ang ikaapat na prinsipeng si So ay nararapat na bumalik sa Shinju pagkatapos mismo ng ritual. Kung sino man ang sumbong sa ating hari, kumanda kayo sa akin. Manag ba? Mga kapatid, maglaro tayo ng patagalan sa paglutang. Halina na kayo sa kabila! Un, tama na. Tigilan mo na yan. Kuya, pahintulutan mo akong sundan siya upang mapatahimik siya. Hindi na. Kayo dyan! Halina na kayo dito! Wang Jung! Halin ka na! Anong lugar to? Teka, baka yung bata ako. Grabe. Ay, thank you naman. Ito ang pinakamalaking paliguan sa sanggat, Lady Jesus!
ano ba itong hunateri na ata talaga ako? E di ito pala ang... Afterlife. Ha! Buksan ang talangkaan! Mag-iiwan ako ng isang tagapaglingkod sa iyo, Prinsipe. Sa sandaling matapos ng ritual, ay siyang pagbalik mo sa Shiyo. Iyong alalahanin na ikaw ay isang ampun ng pamilya kang. Magpakabuti ka. Huwag kang gagawa ng gulo sa harap ng hari. Isang ampun? Bumakala ko, ako'y isang bihag. Bawal ang paggamit ng sandata sa kaharian. Nais niyo ba ng bagong kabayo sa inyong pagbalik? Hindi na ako babalik. Pero ba ang iyong ulo? Bakit? Malakas ba ang pagkakatama ko? Matindi yung pagkabagsak. Inakala ko mababasag na ang iyong bungo. Hindi ka na nagising pagkatapos. Lash labis ang pag-aalala ni Lady He. Jesu. Sandali. Ba't niyo ba ako tinatawag na Jesu? Alexago ang pangalan ko. Ano? Bakit niyo ako tinatawag na Jesu o Lady Jesu? Hindi ko maintindihan kung bakit. Ah, namatay na nga pala ako. Hindi ka namatay, Lady Jesu. Ngunit muntik lang. Hindi ako patay. Maalala?
Jesu ang iyong pangalan. Jesu. Ako si Myung-hi, ikaan mong pinsan. Jesu? Ako si Jesu? Huwag mong sabihin. Nasa katawan ako ng ibang tao. Isipin mo mabuti. Tingnan mo ako. Ikaw ay nasa songgak ngayon. Ito ang tahanan ng ikawalong prinsipe. Mahal na prinsipe Wanguk. Songgak, baka mo? Ibig sabihin, Koryo? Koryo, Bekya sila at ang tinutukoy mong Koryo? Natatandaan mo na? Tama, ito ang Koryo. Kung ganon, ibig sabihin, sino ang hari sa panahon ngayon? Ang mahal na hari na siyang nagtaguyod ng lupain ito. Ang mahal na hari nagtatag ng Koryo. Seryoso ba? Si Tedo Wanggon? Kumain na almusala itinakda ang prinsipe. Ito ay nangyari bago niya lulukin ang kanyang unsubo. Mabuti na lamang at ang itinakda ang prinsipe ay gutom na mangyari yon. Bakit walang nagsasalita? Dapin niyo ang nilalang na nais pumatay sa itinakdang prinsipe. Dapat natin ipagpalagay ang sanhi ng pangyayari. Anong mababago kung madadakip ang salari nito? Ipaliwanag mo. Anong nais mong iparating? Sabay karapat dapat bilang itinakdang prinsipe. Kung may pagtitipon, tinatanggap lamang niya ang mga paunlak ng bisita pagkatapos ay lilisa na. Siya ay matatagpuan sa gitna ng labanan o nasa mainit na bukal sa lugar. At narinig mo ba ang mga sabi-sabi na mayroong malubhang kalagayan ng itinakdang prinsipe? Kaya naman ako, si Wang Sikreom, ay humihingi ng pakiusap upang iyong tanggalin si Wang mo bilang itinakdang prinsipe at magsumamong ikaw ay pumili ng bagong prinsipe. Kayo ba'y sumasang-ayon sa kanya? Magsalita kayo. Sino sa inyo ang karapat-dapat maging itinakdang prinsipe kung hindi si Wang mo? Hindi po kami sang-ayon sa kanyang hangarin. Walang sino man sa amin ang nais palitan ng itinakdang prinsipe. Tama siya, kamahalan. Hindi po kami sumasang-ayon. Ako rin po. Tutulok sa nais niya. Hindi kami sasaayon sa ating mga kamahalan. Choi Jimong. Ako, si Choi Jimong, ay magpapadala ng mensahe mula sa kalangitan patungkol sa inyo. Ang bituin na itinakdang prinsipe ay dakilang bituin sa kalangitan. Ito ang una sa limang bituin sa hilaga. At mas magniningin pa ito sa bawat araw. At mas magniningin pa kasabay ng pagniningin ng karyan ng Koryo ng kamahalan. Ibig sabihin nito, siya ay karapat-dapat bilang itinakdang prinsipe. 24 na taon mula nung may tatag ang Koryo. Ilang laban ang hinarap namin ng itinakdang prinsipe alang-alang sa kahariang ito. Inalin niya sarili niya. So, Jimon, mamaya sa ritual, itataboy ni Wang Wu ang masasamang espiritu. Paghandaan niyong maigito. Masusunod, kamahal. Totoo ba yung sinabi mo? Masasabi kong mapala talaga ang mahal na prinsipe. Patuloy na mahaba ang buhay niya. Tiyak akong magiging mas maingat sila ngayon. Narito po si Lady Kim. Sabihin mong ayoko siyang makita. Madalawang taon na rin po mula nung huli niyo siyang nakita. Kung maaari ko sana. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ako maaaring abalahin ang kung sino man ngayon. Ang aking ina. Nagpapahinga siya ngayon dahil masama pa po ang pakiramdam niya. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Nalunod ako dun sa park. Siguro nalunod din si Jesu. At namatay siya sa ilalim ng tubig. Si Alexa, go ba ako? O si Jesu na talaga ako?
Hindi ko alam kung paano ako napunta sa panahong to at sa katawan ng babae ito. Pero ang maganda dito, may chance ulit ako. Meron akong panibagong buhay. Mukhang sinuswerte pa nga ako eh. Tama, hindi ako mahuhuli kung sasakyan ko ang mga sasabihin nila. Keri ko ba yun? Anong gagawin ko kapag nalaman nilang hindi ako si Jesu? Lady Jesu! Lady Jesu, maaari bang mag-usap muna tayo? Lumabas ka na riyan. Lady Jesu! Buksan niyo na po itong pinto! Bakit niyo po ginagawa to? Wala kong idea kung anong mundo ang naghihintay sa akin sa labas. Nakakapraning. Mamamatay ako sa takot. Wala akong kaalam-alam kung konsporyo. Ang alam ko lang si Harry Pedro, ang nagpapalang koryo. At pagkatapos niya... Sino lang kasunod? Lady Jesu! Sige na po, lumabas na kayo! Wangyo? Lady! Lady! Ano nangyayari? Si Lady Jesu po kasi! Si Jesu? Nalubog sa tubig at alam ko natin siya na naliliro. Ayon sa mga gamot, ilang minutong tumigil ang paghilaw niya. Kung ganun, sinasabi mo bang patay na siya? Buhay pa po siya! Subalit, wala siyang maalalang kahit na ano, kahit na po ang pangalan niya. Natatakot ako may gawin siya sa sarili niya. Tulungan mo kami, Wangwok. Sa'yo rito. Kaya naman, maaasahan mo ako. Nandito ko? Nang dahil sa kanya? Walang maitutulong ang pagkatago mo rito. Magpakatatag ka. Wala ka na magagawa upang mabago ang pasya ko. Talaga pa lang matigas ka. Langsa ang ginagawa mo sa akin. Mabuti patapusin ko lang lahat bago pa ako masinaan ng balik. Ay!
Bakit hindi niyo po siya rin isang tagapaglingkod ng prinsipe? Hindi ko param kung isa siyang kalasag na kakampi. O patalim na magtataksay sa atin. Ito po ang bulwagan. Ah, Yeso, tingnan niyo po yun. Diba? Ang ganda. Paminsan-minsan, namamana kayo rito at mahilig pa kayong makipagpustahan. Nakikita niyo ba ang punong yun? Tayong dalawa po ang nagtalim nun. At saka, magaling din kayo maglaro ng sipa. Kung gano'n, pamamana. At saka sipa ang ilan sa manghilig kong gawin dito. Pagkatapos, nandito ako ngayon. Kasi nga, kailangan ng kasama ng pinsan ko. Opo. Ang pangalan ko dito ay Hesu. At ikaw naman, ikaw si Binibining Cheryong, tama ba? Oo. Sa palagay ko po, bumabalik na nga ang mga alaala ko. Bakit namo mo po kayo sa akin? Ah, Lady Hesu, ano po ba nangyayari sa inyo? Naku po, nakalimutan ko. Cheryong, huwag kang mag-alala. Bakit po? Naalala niyo na po ba ang lahat? Oo. Kaya lang, ewan ko kung tanda ko na ang lahat. Basta huwag kang mag-alala. Kasi ako, alam mo, ako yung klase ng tao na madaling natututunan ang mga bagay. Hindi ako sumusuko. Hmm? Yung tungkol sa pagkawala ng alaala niyo, totoo po ba yun? Talagang dito, maaari ka magsabi ng totoo. Napapanggap ka lang, di ba? Hmm? Walang alam ang prinsipet ang pinsan mo sa mga bagay, subalit, nahuli kita. Alam ko ang lahat ng mga kapilihang ginagawa mo. Ano po bang ginawa niyo? Tumakas ba kayo uli ng isang gabi upang makipagkita sa isang binata? O kaya, may inutangan ka na naman? Yung babaeng kinatawag yung Hesu, ganun ba ang ugali niya? Teka nga, sa harap ng marami, napakahilihin niya. Pagkatapos, paggabi, nakikipagkita ka sa mga lalaki. Ay, hindi naman po siya harot. Sandali, bakit parang ibang tao kayo kung magsalita? Oo, tila matindi nga ang pagkabagok ng ulo niyo. Kailangan kong mag-ingat. Pag sinabi kong hindi ako si Hesu, iisipin lang baliw ako. Cheryong? Oo. Ang totoo, may ibang tao sa loob ko. Naku, huwag na nga. Baka mamatay pa ulit ako. Biro lang yun. Cheryong? Wala na yung wrinkles sa mukha ko, di ba? Ano po yun? Oh, wow naman! Ang galing! Tingnan mo ang labot ng mukha ko! Ang saya! Matagal ko nang hinihiling na kumilis ang mukha ko at ngayon nangyari na nga! Nakakatuwa! Tingnan mo! Siguro puro gulay ng shock na mapilis ang kutis niya. Hmm? Naku, ano po ba sinasabi niyo? Sa paligo po, masama ba rin ang lagay niyo? Alam mo, Cheryo, masayang mabuhay ulit. Nakakamang nga, di ba? Ano ba yun? Jimong! Jimong! Paparating na po! Kabahan, isa po yung aeroplano. Aeroplano? Anong bagay na yun? Isa yung sasakyan na kaya lumipad tulad ng isang ibon. Dati po ang araw na magkakaroon kayo ng mga anak. At pagkatapos, magkakaroon ng mga anak ang mga anak ninyo. At kapag dumating na ang tamang panahon, ayan ang gagamitin nila upang makapaglakbay sila sa iba't ibang lugar. Ang galing! Kahanga-hanga talaga mga naiisip mo, Jimong. Sa palagay ko, nakukuha niya mga ideya niya sa pagmamasid sa langit. Yung sinabi mo tungkol sa prinsipe, totoo ba talaga yun? Tama, yun din ang nais kong malaman. Maaaring panik ka sa mahal na prinsipe dahil saka sa mga tao niya. Alam naman ang buong koryo. Gawain kong tumingin sa mga bituin, kaya nasasabi ko na ito. Sige nga, Jimong. Hulaan ko palaran ko. At kapag tama ang hula mo, maniniwala ako sa mga sinabi mo. Isinilang ang panlabing tatlong prinsipe sa araw na humanin ng sunod-sunod ang mga planeta sa mundo natin. At magigiting ang isinisilang sa ganong araw. Bukod na doon, kamahal, tiyak po nakahuhumalingan kayo ng mga babae. Talaga pong napapalan nyo, kamahalan. Oh! Kahit ako, alam ko ang bagay na yun. Alam naman ng lahat ng taga-Songla na humanin lahat ng babae, Prinsipe Becca. Alam din ng lahat na Kuya Wang na natin, mahusay siyang pinuno. Magaling sa pera si Kuya Wang Won. Tama ako. At napakatalino naman ni Kuya Wang Wok. At ito namang si Prinsipe Won. Bakit kaya wala akong maisip sa'yo? Ikaw, Jong. Pinagpala ako sa pamilya. Ligit! Tungkol pala sa ikaapat na prinsipe. Narito na raw siya sa palasyo. Ngunit bakit hindi pa rin siya nagpapakita sa'yo? Narinig ko sa mga kawal na pinatay ni Song kabayong sinakyan niya papunta rito. Binangungot daw ang iba sa kanila dahil doon sa kabayo. Kaya lumiban sila sa gawain.
Bakit niya kaya ginawan? Eh, sa ugali niyang yun, hindi ko siya papansinin kahit magpakita pa siya. Tiyak akong nahihirapan siya ngayon. Kapatid natin siya, kaya unawain niya siya. Matagal ka hindi tumalaw. Oo. Huwag gising! Kuya, ay ka lang ba? Nahihirapan din ba yung huminga? Ikaw lang. Keryong, ang ikaw anong prinsipe. Mabuti ba siya? Hindi ko na kasi maalala. Siya ang pinakamabuting lalaki sa buong Koryo. At kasing talino siya ng kahit na sinong panta sa buong kahayan. Siya ang pinakamaalalahan rin sa 25 prinsipe. Alam niyo po, sa nila, siya dapat ang itinakda. Dahil mas karapat-dapat siya kaysa sa itinakdang prinsipe ngayon. Kung ganun, siya ba si Haring Guangzhong? Bagay na bagay sila sa isa't isa. Tama po kayo. Maalaga ang prinsipe, lalo na po sa asawa ng may karamdaman. Palagi niyang sinasamahan si Lily kahit saan siya pumunta. Kaya marami na hindi sa kanyo. Napili ko ang mapagkakatiwalaan niya siya. Anong ginagawa niyo? Siyempre, napakarami ng prinsipe dito. Natural lang na may prinsesa. Hayaan mo siya. Narinig kong wala siyang maalala dahil nabagok ang ulo niya. Nakalungkot lang dahil kasama nung nawala ang asal niya. Ngunit ayos lang yun. Maaari ka namang mag-aral ulit ng mabuting asal, di ba? Mukhang mahilig mag-power trip ang isang to. Alam mo bang masamang asal ang manood sa ginagawa ng mag-asawa? Parurusahan kita sa susunod na mahuli kitang ginagawa yan, kahit napinsan mo pa siya. Maliwanag ba yun sa'yo? Matapang ang ekspresyon ng mukha niya, pero nanginginig ang mga kamay niya. Ilang beses ko nang nakita itong kaya hindi na uubra sa akin yan. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo lang. Anong sabi mo? Alam kong pinag-iinitan mo ko at naghahanap ko ng pagkakataon para magawa mo sa akin ang dinabalak mo. Hindi uubra sa akin ang plano mo. Marami na akong pinagdaanan. Ano bang sinasabi mo? Nahihibang ka na ba talaga? Patawad po, mahal na prinsesa. Si Lady Heso po kasi hindi pa pumatino ang pag-iisip niya ngayon. Sinasabi mo bang baliw ako? Hindi po. Humingi ka na lang ng babae. Hindi mo ba alam kung sino ako? Babae? Ano nangyari dyan? Prinsipe Wook. Dahil ba sa nangyari, naimutan mo na magbigay galang? Ah, kumusta? Magandang araw po, kamahalan. Ang sabi nila, wala kang naaalala. Bakit alam mo kung sino ako? Narinig ko lang na kayong ikaw anong prinsipe. Narinig mo lang? Nung nagpunta ka sa palikuran namin, nawala na ba sa iyo ang mga alaala mo noon? Ah, ang totoo po, hindi ko rin maalala. Kung ganun,
Ano nang binabalak mong gawin ngayon? Hindi kita pipigilan sa kung anong ninanais mo. Ha? Mula nang dinala ka ng asawa ko sa aking bulwagan, nagpasa na akong pangangalagaan kita. Maaring dito ka magpagaling o umuwi ka sa inyo. O, kung mahihirapan kang manirahan dito, ihaharap kita ng maliliparan. Bakit po? Ano bakit? Ako lang naman po yung nasaktan. Ba't sobra kayo kung mag-ala? Ah, pinsan nga pala ako ng asawa mo. Pero independent kasi ako. Kaya hindi ko ugali ang umaasa sa ibang tao. Sir Wook, huwag niyo akong alalahanin. Independent? Teka, nahihirapan akong unuhain ang sinasabi mo. Ano ba ang salamin? At ano, sir? Basta huwag kayong mag-ala. Pangako, pagbubutihin ko dito sa bahay nyo. Tsaka wala po akong maalala kaya hindi ako pwede umalis dito. Sila yung at Cheryong. At tsaka po, pati na rin kayo. Naging mabuti kayo sa akin. Kaya sa tingin ko, wala tayong magiging problema. At bukod po doon, mapapakinabangan niyo po ako. Matalinaw ako. At tsaka mabilisin po akong matuto. Hindi ko po kayo ipapahiya. At hindi kayo magsisisi kapag nanatili ako rito. Gagawin ko po ang lahat para hindi maging pabigat sa... Ikaw. Malaki ang pinagbago mo. Alam kong hindi ako malapit sa'yo. Ngunit sa mga ikinikilos mo, may nagbago sa'yo. Ngunit hindi niya yung mahalaga. Po? Hindi kita pipiliting sabihin sa akin ang dahilan ng pagpunta mo doon sa palikuran. Sana lang huwag mo nang pag-alalahanin ang asawa ko. Maaari ba yun? Opo, Prinsipe Wook. Iwan mo na ako. Pangako po, gagawin ko ang best ko. Yan ang pinakabago ang plan. Nais mo bang hiramin? Magbinakaw mo ka. Nakitang nakabigti ang katawan ng taga-silbing nagbigay ng almusal sa mahal na prinsipe. Kung pinapalas nilang nagpakamatay ang taga-silbi, maaaring nanggaling sa palaso nagbalak noon. Tiyak ako. Isa yun ang prinsipe. Dapat hanapin mo sa larin. Ba't ko gagawin yan? Ano ako, aso? Hindi dahil asong ilobo ang tawag sa amin. Tulod-singuran na ako. Nasiyahan ka ba sa ginawa mong pagpatay sa kabayo mo? Pagod ka na ba sa buhay ng pagiging isang binyag? Ito na ang pagkakataong hinihintay niyo, kamahalan. Kung ako sa'yo, susungkaman ko ito. Tingnan niyo po ako. Ipinabatid ko sa akin ang pangarap niyang paghahayaan ng buong koryo. Kaya tingnan niyo kung nasaan ako ngayon. Huwag ka na magtangkang gamitin sa akin ng paraang yan. Dahil matagal nang wala ang batang natutuwa sa mga kwento mo noon. Hindi mo na ako mauuto ngayon, ha? Ang mahal na prinsipe ang hihilingin ngayon sa'yo. Ang ulat sa amin, may balak silang patayin ang prinsipe sa gitna ng ritual. Ah. Nais mo magpanggap akong ikaw. Anong ibibigay mong kapalit nun? Kapag nahuli mo rin ang salarin, ano man ang hilingin mo, turo pa rin ko yan. Pag nagtagumpay ako, hindi na ako aalis. Ikaw ang dahilan kung bakit ang paro natin ang pinakamaganda. Sa tingin ko magbabago na yun ngayon. Ay, mukhang hindi pa magaling ang mga sugat ko. Hindi ko maigalaw ng maayos ang kamay ko eh. Nauunawaan ko. Hindi mo naman sinasadya yan, di ba? Magpahinga ka na. Sige na. Ayoko. Hindi ako pwedeng magpahinga. Nais kong tumulong. Ayos lang. Sige, kung mapilit ka. Kung ganon, Cheryong, dalhin mo si Lady Jesus sa tuan ng pandikit natin.
Ayos lang kung doon kita ilagay, di ba? Oo naman. Walang problema sa akin yun. Naku. Ah, ang mali. Hindi talaga yung babae yun. Kunwari pa siyang babae. Plastic naman. Ah! Ano kailan ko magagawin ito? Bakit? Make-up na lang. O kaya masahe. Pagdating sa ganun, may mga certificate ako. Pero ito ang ginagawa ko. Ano bang ginawa ko pa sa nanay? Sabi ni Prinsesa Yonwa, mahalaga raw na ako ang gumawa ng pandikit namin. Di ba ang pangako mo sa akin? Mapapakinabangan ka sa bahay? Kaya, sige lang. Pagbutihin mo ang paggawa ng pandikit na yan. Kahit ilan nahihirapan ka na, mabuti yan. Ha? Ano ka ba? Paano nila lang ako? Wala lang ibang nakikita kundi ang mga pagkakamali ko. Ayos na magkamali dahil ensayo lang to. Hoy, Wangon, hindi biro itong ginagawa natin. Ayusin mo kahit ensayo lang to. Inaayos ko naman ah. Si Becca nga. Nakita ko nga nagkamali rin siya. Ngunit hindi niyo siya pinga. Hindi dahil may nakita kang mali sa ibang tao. Dahilan na yun upang gumawa ka na mali. Anong sabi mo? Tama yan. Pahinga na muna tayo. Mukhang pagod na kayo. Si So pala, hindi ba siya pupunta? Dapat sumali rin siya sa ensayo. Oo, ang alam ko, susunod din siya rito maya-maya. May haka-hakang kumakalat ngayon sa palasyo. Ibibigay na rin ng hari ang trono sa prinsipe pagkatapos ng ritual. Ano? Talaga? Ngayon palang narinig yan. Naku, may kumakalat parang ganung haka-haka. At kahit na totoo pa yun, sa palagay niyo ba, sasabihin sa akin na mahal na hari ang tungkol doon? Hmm? Hamak na taga-silbi lang ako. Maikipagkita ako sa mahal na prinsipe. Ngunit habang wala ako, ituloy niyo pag ensayo. Sige na. Hindi mo dapat ginawa yun. Paano kung makarating sa hari yun? Dapat nag-iingat ka. Nais niya lang malaman ang katotohanan. Huwag ka magalit sa kanya. Walang sinabi si Jimo. Ngunit wala rin siyang itinanggi.